Natin ang doctrine of supererogation of the Roman Catholic Church. At inibang po ito ng ating confession of faith dahil ang doctrine of supererogation ay nagsasabi na yung mga saints canonized by the Roman Catholic Church ay nagawa nila ang buong kalooban ng Diyos, na satisfied nila ang lahat ng kautusan ng Diyos at nilagpasan pa lang. So, yung extra point nila, example, if they only needed 100 points, pero ang nagawa na nila yung 100 points at nalagpasan pa nila, naging 1,000 points, so yung 900 points, extra merit po yun na maaaring pagkaloob ng Catholic Church sa mga faithful na gumagawa ng mabuti. Yung extra merit ni Mary, yung extra merit ni Mother Teresa, yung extra merit ni St. Francis of Assisi ay maaaring ipagkaloob, is supererogate. Nakikita natin na that doctrine is really monstrous. First and foremost, because the entire will of God is revealed in the Bible. So pag sinabing nagawa ko na ang lahat ng kalooban ng Diyos, nasunod mo ang buong Bible, and then nalagpasan pa, so ibig sabihin, meron pa pala mas higit kaysa Bible. Pangalawa, ang Biblia na mismo ang nagsasabi na walang tao nakakasunod sa batas ng Panginoon completely, 100%. Lalo-lalo na ang mga supererogate. Lahat po ng ating ginagawa ay falls short of the glory of God, falls short of the standard of God for all have sinned, and falls short of the glory of God. Wala nang gumagawa ng mabuti, sabi ng buong Ecclesiastes, na hindi nagkakasala. Be perfect for your Heavenly Father is perfect. And the Bible tells us clearly that it is impossible for us to do the work of God perfectly. That is why all of us stand condemned in the sight of God. Because He cannot lower His standard, lower than 100%. And our only hope is the perfect righteousness of Jesus Christ. Ngayon, kung umaga ito, ipagpatuloy po natin ang pag-aaral na yan sa paragraph number 5. At sasagutin po natin bakit hindi nakakapag-merit ng kaligtasan ang mabubuting gawa natin. Why is it impossible for our good works to merit salvation? So meron pong tatlong rason ayon sa paragraph number 5 of chapter 16 of our confession of faith. There are three reasons as to why our good works can never earn our salvation, can never merit our salvation. No, hindi tatlo, kundi apat na rason. Sorry for that. There are four reasons as to why our good works can never merit eternal life. Basahin muna natin ang buo, ang ating paragraph number 5 of chapter 16. Ang sabi nito, hindi tayo marapat sa kapatawaran ng kasalanan o buhay na walang hanggan mula sa kamay ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga pinakamabuting gawa, sapagkat ang mga gawang iyon ay hindi sapat sa kaluwalhatiang darating. Bukod pa doon, mayroong walang agwat sa pagitan natin at ng Diyos. Wala tayong mga gawa na nakakapagbibigay sa kaniya ng kapakinabangan o kabayaran sa pagkakautang ng ating mga dating kasalanan. Tunay nga na kapag nagawa na natin ang lahat ng ating magagawa, ay atin namang ginagawa ang ating kukulin at nananatili pa rin tayong mga walang kabuluhang aligid. Ang ating mabubuting gawa ay mabuti lamang dahil sa galing sila sa banal na Espiritu. Ngayon pa man, dahil sa ito'y gawa natin, ito ay narumihan at nahahaluan ng labis na kahinaan at kamalian na hindi ito matagalan ang kabigatan ng paghatol ng Diyos.
Diyos. So medyo mabibigat ang mga punto dito, but let us try to simplify it by chopping or mag-analyze natin, scrutinize natin kung bakit ang ating good works ay hindi po nakakapag-merit ng eternal life. Meron pong apat na rason na ibinigay ng paragraph number 5. Una, good works are disproportionate to the reward. Ulitin ko, good works are disproportionate to the reward. Sabi nito, hindi tayo marapat sa kapatawaran ng kasalanan ng buhay na walang hanggan mula sa kamay ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga pinakamabuting gawa, sapagkat ang mga gawang iyon ay hindi sapat sa kaluwalhatian darating. Good works are disproportionate to the reward. Ang ibig kong sabihin noon, nag-invest ka lang or nagbigay ka lang 10 piso. Okay, yun ang ambag mo. Nagbigay ka ng 10 piso. Pero ang ibinalik sa'yo, 10,000 piso. Diba? Disproportionate to the reward. Na nagbigay ka ng 10 pesos. Ang bumalik sa'yo, 10,000 piso. Disproportionate. Nagawa natin. Ang layo mo ng agwag. Gumagawa tayo ng mabuti daw sa harapan ng Panginoon upang kitain ang kanyang pabor. Ang kabutihan na ating ginagawa sa harapan ng Diyos ay walang sinasabi sa kabutihan na pinakikita ng Diyos araw-araw sa ating buhay. At ang kabutihan na ating ginagawa para sa Panginoon, walang sinasabi sa kaluwalhatian na inihahanda ng Panginoon sa atin. Hindi natin pwedeng kitain ang pabor ng Diyos sa kadahilanan ang pabor ng Diyos ay disproportionate sa good works na ating magagawa. Disproportionate. Hindi katulad ng exchange gift tuwing Christmas na dinadaya lang natin ang ating mga sarili, exchange gift daw, pero meron sinasabing minimum of 200 pesos or 200 pesos ang halaga. Proportionate yun. Pero kung ang aking regalo na binigay ay plastic na baso at ang natanggap ko ay diamond ring, pure ginto, abay, disproportionate talaga yun. Diba? Hindi yun karapat-dapat. Hindi karapat-dapat. Ano man ang good works na ating ma-render sa harapan ng Panginoon, ang pagpapala na ibinibigay ng Panginoon ay disproportionate. Hindi talaga natin kinita ang pabor ng Diyos. Kakarampot lang ang ating nagagawa para sa Panginoon. May bahid pa ng kasalanan. O ang ating good works, may bahid pa ng kasalanan. Wala talagang nakakagawa ng mabuti 100% na walang bungis ng kasalanan. No. So for those people who think that our good works merit our salvation, they are delusional people. They think that their good works is 100% of our 100% holy. At sinusuklihan sila ng Diyos ayon sa kanilang good works. No. Ano man ang ating nagagawa sa harapan ng Diyos, ang pagpapala na ipinapakita ng Diyos sa atin ay higit pa kaysa sa ating nagagawa. Yung mga unbelievers, yung kanilang buhay, wala na silang ibang ginagawa, kundi upang aliwin ang laman, ang pita ng laman, at upang sundin ang kanilang kalooban, ikis ng kalooban ng Diyos, nai-enjoy pa rin silang kabutihan ng Diyos araw-araw. It's very disproportionate. Now please turn to Romans chapter 8. Romans chapter 8, verse 18. Walang sinasabi sa kaluwalhatian na darating. Romans chapter 8, verse 18, ang sabi ko dito, itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan. Di ba ang pagtitiis para sa Panginoon ay good works? Good works. Kung ikaw ay nagtiis para sa ating Panginoon,
hindi ba yan mabuting gawa? Yan ay mabuting gawa. Tiniis mo ang lahat para sa Diyos. Para sundin ang kanyang kalooban. Pero ano sinasabi dito? Itinuturing mo na ang pagtitiis sa panahon kasalukuyan, ay hindi karapat dapat maihamping sa kaluwalhatiang mabahayag sa atin. So, the language of the scriptures is very clear. We can never earn God's favor by our good works because the reward or the reward that the Lord gives unto us is always disproportionate to the good works that we have rendered. There is no equivalency. Walang equivalent. Walang equivalent. Hindi katulad sa exchange gift. Hindi ko alam kung paano may tatawag yan ang gift. Dahil, para ka lang nagbabayad eh. Biruin mo, exchange gift daw. Tapos, 200 pesos ang ano, ang requirement talaga. So, bumili ka ng gift na worth 200 pesos. Bumili siya ng gift worth 200 pesos. Tapos nag-exchange kayo, hindi yung gift. Nag-trade lang kayo, pero hindi yung gift. Oo, hindi talaga yung gift. Dinadaya natin ang ating mga sarili. Nagpapalitan lang tayo ng item. Nakuha natin. Gumawa tayo ng mabuti sa harapan ng Diyos. Ang isinusukli ng Panginoon sa atin ang pagpapala, hindi equivalent sa kabutihan na ating na-render. Kasi kung equivalent sa kabutihan na ating na-render, ang pagpapala na nanggagaling sa Diyos, abay, kakarampot lang. Ang pagpapala na ating matatanggap mula sa Diyos dahil kakarampot lang ang ating good works na na-render sa kanyang harapan. Aminin natin, most of the time, hindi tayo naglilingkod sa Diyos ang ating sarili, ang ating pinaglilingkuran. So, kung kinikita ng ating good works ang pamor ng Diyos, dapat equivalent yung sinusukli ng Panginoon sa atin. E mas higit pa. Yung mga nagmumura sa bukid, yung mga mayayaman na walang Diyos, yung naglilingkod sa ibang Diyos, they still enjoy the manifold blessing of God. At kung nagawa natin ang mabuting gawa sa harapan ng Diyos, kung ikaw ay tunay na Christian, gumagawa tayo ng mabuti sa harapan ng Diyos, ang kaluwalhatiang naghihintay sa atin ay higit pa kaysa sa ating na-render sa harapan ng Diyos. The language of the scriptures is very clear. Ang ating pagtitiis sa panahon kasalukuyan, which is good work, nagtitiis tayo para sa ating Panginoon, paglilingkod sa Diyos, that's good work. Pero walang sinasabi yan sa kaluwalhatiang naghihintay sa atin. So that's one proof enough that our good works can never merit eternal life. Dahil ang ating good works ay bagsak sa standard ng Panginoon, may tungis ng kasalanan, it can never merit eternal life. The good works are disproportionate to the reward. Ang ating inalay sa Panginoon is vanity. Strife, wretched, maruming masahan nga lang sa harapan ng Panginoon eh. Ang ating good works, maruming masahan sa harapan ng Diyos. Ang isinusukli ng Panginoon, kaluwalhatian. Parang plastic na baso, pero ang natanggap mong regalo ay diamond, necklace, 24 karat gold, with diamond pendant. Tapos ang binigay mong regalo ay plastic na baso. Disproportionate. That's impossible. That's impossible. Pangalawang rason kung bakit ang ating good works ay hindi talaga kinikita ang pabor ng Diyos at hindi siya kumikita ng buhay na walang hanggan, ang ating good works naman ay wala namang pakinabang yan sa harapan ng Diyos. Kung sinasabi dyan, hindi nakapagbibigay ang ating good works sa Diyos ng kapakinabangan. Bakit ba? Kung hindi tayo maglilingkod sa ating Diyos, nakukulangan ba kanyang pagka-Diyos?
For example, lahat ng tao sa buong mundo ay hindi maglilingkod sa Diyos. Ano, nababawasan ang pagka-Diyos ng ating Panginoon, nababawasan ang kanyang kaluwalhatian. By not serving God, nakakaramdam ang Diyos ng pilay dahil hindi naglilingkod ang tao sa kanya. No! Walang, hindi naman nangangailangan ng Diyos sa atin eh. Well, may mga Pentecostal preachers na nagsasabing ang Diyos ay hindi makakagalaw kung walang tao. That's heresy. That's cult. Granting na walang kahit isa sa atin ang maglingkod sa Diyos. So, napipilaya ng Diyos. Maraming mga boss, maraming mga amo na kung umuwi yung kanilang katulong sa probinsya, pilay ang operation sa household. Pilay. Sino ang magpaplansya? Sino ang maglalaba? Sino ang magluluto ng pagkain? Eh, yung mga anak, hindi marunong magluto kahit pritong itlog, hindi marunong. Pilay. Text ng text, kailan ka babalik dito? Counter ka, kailan ka uuwi dito? Kasi pilay ang operasyon ng household. Kung hindi tayo maglingkod sa Diyos, napipilaya ng Diyos? No. Hindi yung tipong, kung hindi mo tatapitan yung istatuma, magtatampo ang Panginoon dahil hindi mo siya, dahil nanay ng presong bulan lang. Hindi ganun. Hindi ang Diyos ay pinaglilingkuran ng kamay ng tapas if nangangailangan siya ng ano-ano. No, kailangan natin konsulta ang scriptures patungkol dyan. And what I have in mind is, Job chapter 22 verse 3. Job chapter 22 verse 3. And then Job chapter 35, verse 7. Job chapter 22, verse 3. May kasiyahan ba sa pagkapangyarihan sa lahat kung matulid ka o kapag pinasasaktan mo ang iyong mga lakad ay may pakinabang ba siya? O may pakinabang ba Diyos? That's a rhetorical question and the answer is no. May pakinabang sa iyo kasi kung lumakad ka ng matuwid, abay, all will be well with you. Pero walang pakinabang, hindi napipilaya ng Diyos. Whether maglingkod ka sa kanya o hindi, hindi napipilaya ng Diyos. Job chapter 35 verse 7. Job chapter 35 verse 7. Kung ikaw ay matuwid, anong sa kanya ay iyong ibinibigay? Kung ano bang tinanggap niya mula sa iyong kamay? O kung ikaw ay banal, ano bang ibinibigay mo sa Panginoon? Ano ang meron ka na tinanggap ng Diyos sa kanyang kamay? Wala. Whether ikaw ay masama o mabuti, maglilingkod ka sa kanya o hindi, ang Diyos ay nananatiling banal na Diyos, sakdal na Diyos, hindi napipilayan. Natahanin po natin yan. Eh, huwag natin pagmayabang ng ating good works sa harapan ng Diyos. Na sinasabi natin dahil naglingkod tayo sa Kanya at gumagawa tayo ng mabuti. Ang Panginoon ay obligadong suplihan tayo dahil, kung hindi ako gumawa ng mabuti, eh ang Diyos, mapipilayan. No. And another verse that I have in mind is Acts chapter 17. Ano yung sinabi ni Pablo sa ano? Pakitulong sa akin. Acts chapter 17. Verse 25. Diyan na. Acts chapter 17, verse 25. 24 and 25. Ano sinasabi dito? Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya na Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumitira sa mga templong ginawa ng tao. Ni hindi rin naman siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao na para bang mayroon siyang kailangan.
Yamang siya ang nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay at ng iningat at lahat ng mga bagay ng ito. Such arrogant feeling of a man na kung gumawa siya ng mabuti, parang nakascore siya sa harapan ng Panginoon dahil may pangangailangan ng Diyos na siya ang tumupad. That's arrogance and that's delusion. Ang ating paglilingkod sa harapan ng Diyos ay ang ating katuwiran sa harapan ng Diyos ay walang epekto yan sa ating Diyos. Ganap ang kanyang kabanalan, siyang may-ari ng lahat ng bagay, kumpleto siya, hindi na dadagdagan, hindi na babawasan. Whether maglingkod tayo sa kanya o hindi. He commands us to serve Him with joy and gladness because He is exercising His sovereign right, being our Creator and the Lord over all. But it doesn't mean to say that He needs anything from us. No. Hindi natin kayang kitain ang pabor ng ating Diyos. Sana po ay naging malinaw po yan sa bawat isa sa atin. So, ibig sabihin, our good works are inconsequential to God. They cannot profit God. Hindi kayang kitain ng ating good works ang pabor ng Diyos. And they cannot satisfy for sin. Romans chapter 3 verse 20. Lahat ng ating good works ay hindi po nakakapag-satisfy sa kasalanan. Hindi nakapagbubura sa kasalanan. Gumawa tayo ng kasalanan kahapon or 10 years ago, tapos babawiin natin, buburahin natin sa pamamagitan ng ating good works, hindi mabubura ng ating good works ang ating kasalanan sa harapan ng Diyos. Tamig ang dugo lamang ni Jesucristo. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Yun ang sinasabi ng Biblia. Romans chapter 3 verse 20, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. It's very clear. Our good works can never justify us before God. Our obedience to the law can never justify us before God. Pangatlo, ano yung unang rason kung bakit hindi natin kayang kitain ang kaligtasan sa pamamagitan ng ating good works? It's because the reward is always disproportionate to the good works that we have rendered. There is no equivalency. Pangalawa, it's because our good works are inconsequential to God. It doesn't profit God in any way. Hindi napipilaya ng ating Diyos by our not serving Him. Hindi rin naging kaluwagan sa kanyang pakiramdam o sa kanyang pangangailangan, as if meron siyang pangangailangan kung tayo ay naglilingkod sa kanya. No. Our God is complete, with or without us. God is complete. Our good works doesn't add anything to Him. At pangatlo, saan ba nagagaling ang lahat ng good? Saan nagagaling lahat ng good? Nagagaling sa banal na Espiritu. Ano sinasabi? Nakakagawa tayo ng mabuti lamang sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kung wala ang banal na Espiritu, makakagawa ba tayo ng mabuti? Ano sinasabi ng Genesis 6:5? Lahat ng haka, pag sinabing lahat, lahat talaga. Lahat ng haka ng pag-iisip ng tao ay puro masama mula sa kanyang pagkabata. So, whether unbeliever or believer, hindi siya makakagawa ng good works kung hindi kumilos ang banal na Espiritu sa kanyang buhay. Para sa mga unbelievers, God's common grace is at work. Pareho nagagaling sa banal na Espiritu. Para sa mga believers, God's saving grace is at work. Kaya nakakagawa ng mabuti sa harapan ng Diyos. Eh kung hindi kumilos ang banal na Espiritu sa parehong unbeliever at sa kabeliever, ano ang mapuproduce ng kanyang buhay? Genesis 6:5.
E babasahin natin. Ano ang sinasabi dito? It's a plain language of the scripture. Genesis 6:5, nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa at ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na labang masama. Yan ang tao. Yan po tayo. Pero nakakagawa lamang tayo ng good works sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Panginoon. Galatians chapter 5 verse 22 and 23. Lahat ng good ay galing sa banal na Espiritu. Meron pang James 1:17. Di ba lahat ng good ay galing sa Diyos? O, James 1:17. Pero Galatians chapter 5 verse 22 and 23. Ito po ang bunga ng banal na Espiritu. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahan loob, kabutihan, katapatan, kaamuan at pagpipigil sa sarili, laban sa mga ito ay walang kautusan. These are good works. These are good fruits. Lahat nagagaling sa banal na Espiritu. Of course, para sa mga hindi mananampalataya, ang pinag-uusapan natin ay common grace. Diba ang mga unbelievers, nagpapamalas pa rin ng kindness? Kaya, kahit hindi mananampalataya ang mga tao, nagbibigay pa rin ng tulong para sa mga victims ng disaster, volcano, doon sa Batangas. Kahit mga unbelievers ay kumagawa ng mabuti. Common grace, lalo-lalo na sa mga mananampalataya. Expected na yan. Ang ating good works ay nagagaling lamang sa banal na Espiritu. James 1:17. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay bawang buhat sa itaas na nanggagaling sa Ama ng mga ilaw na sa Kanya ay walang pag-iba o anino man ng pagbabago. So, if good works are themselves the gifts of free and sovereign grace, there is certainly no merit in them before God. Kaya nga mayroong pop gospel song na nagsasabing, what can we give that you have not given? And what do we have that is not already yours? All we possess are these lives worth living, and that's what we give to you, Lord. Lord, I offer my life to you. Pero ang life na in-offer mo sa Panginoon, ganito nagagaling sa Diyos din. Di ba? Lord, I offer my life to you. Everything I've been through. Kalimutan ko na yung lyrics. Meron yan eh. Meron kanta niyan sa mga pamilyar. Kaya hindi natin yan may pagmamayabang sa harapan ng Diyos. Ang lahat ng ating mga handog, mga kaloob, mga alay, lahat ng ating dedication, lahat ng ating good, lahat ng strength na ating iginugugol sa Panginoon, nagagaling din sa Kanya. So kinikita natin ang pabor ng Diyos sa ating good works? No. The answer is really a big no. At dahil ang gumagawa ng good works na yan ay tayo, na tayo ay magkasalanan, eh talagang hindi natin kayang kitain ang pabor ng Diyos at ang eternal life dahil sa ating good works, sapagkat ang lahat ng ating mga ginagawa ay narumihan pa rin ng ating kasalanan. Madungis. May kanta yung heritage singers na all we have to offer you is brokenness and strife. All we have to offer you is brokenness and strife.
But the Lord made something beautiful in our lives. Ang ibig sabihin noon, blood ni Jesus Christ ang naglilinis. Yun ang sagot. He made something beautiful because of His blood. Because of His blood. Ang sabi dito, pang-apat na rason, bakit hindi natin kayang kitain ang pabor ng Diyos by our good works is because they are mixed with sin. Nahahaluan sila ng kasalanan. They are therefore at best works that fall short of the glory of God. They are works that fall short of the glory of God. For all have sinned and fall short of the glory of God. Basahin po natin ang 1 John chapter 1 verse 6 to 10. Kahit na tayo ay gumagawa ng mabuti at lumalakad sa nakasama ang Diyos. Pero kapag sinasabi natin na tayo ay walang kasalanan, tayo ay nagsisinungaling at dinadaya natin ang ating mga sarili. Kung sinasabi natin tayo ay may pakikisama sa Kanya, at tayo ay lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa katotohanan. Ngunit kung tayo ay lumalakad sa liwanag na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa ang dugo ni Jesus na Kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. That's good works. Pero ang sinasabi ng verse 8, kung sinasabi natin tayo ay walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung pinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo ay lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kung sinasabi natin tayo ay hindi nagkasala, ginagawa natin siyang sinungaling at ang kanyang salita ay wala sa atin. Sana po ay tumimo po sa puso ng bawat isa sa atin. Yung mga nag-iisip, nagdi-delusion na ating good works ay may merito sa harapan ng Diyos at pinikita ang pabor ng Diyos, eh tawa po ay gumising na tayo sa ating delusion. Merong pangungusap yung mundo. Siyempre, hindi natin yan. Ang sarap batugan para matalungan. May mga sinasabi ng mga tao sa mundo eh. Ang sarap batugan para matalungan. Huwag i-apply natin yan sa mga tao na nag-iisip, nag-i-imagine ang kanyang good works ay kinikita ang pabor ng Diyos. Babatugan natin ang tao niyan sa salita ng Diyos para matalungan na hindi natin kayang kitain ang pabor ng Diyos because God's favor is always disproportionate, hindi equivalent sa good works nating nare-render. Kasi kung ang pabor ng Diyos ay sapat lang or katumbas lang sa ating nare-render na mabuti sa harapan ng Diyos, abay tayong lahat ay naghihikahos na. Hininga pa lang natin oxygen, ang ating paglilingkod sa Diyos ay kakarampot. Kumbaga sa hininga ay kaunting oxygen lang binibigay natin sa Panginoon ng paglilingkod. Tapos, yun lang ang susuklihan ng Panginoon na lahat na tayo ay magkikaos nito. But in Him we live and move and have our being. Hindi natin kaya pantayan ang pabor ng Diyos by our good works. Pangalawa, ang ating good works ay inconsequential sa ating Panginoon. Hindi natin pinaglilingkuran ng Diyos as if kailangan niya tayo at magpipilayan siya kung wala tayo. No. Our God is on this. Our services unto Him doesn't add anything to Him. And our disservice unto Him doesn't subtract anything from Him. No. At pangatlo, ang ating good works ay buhat sa banal na Espiritu. What can we give that God has not given? And what do we have that is not already God's? Kaya hindi natin pwede ipagmayabang yan. Lord, I offer my life to you. Pero saan ang gagaling ang life mo? Diyos din. And then pangapat is ang ating good works. Dahil tayo ang gumawa noon,
ay may dungis ng kasalanan, which is hindi katanggap-tanggap sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung naging katanggap-tanggap sa kaluwalhatian ng Diyos ng ating good works, ito ay biyaya lamang. At sa papaanong paraan, kumikilos ang biyayang ito sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesus. And therefore, you cannot save yourself by your good works. You need the grace of God. You need the perfect righteousness of Christ. And you need the blood of Christ. Kaya inaawit natin, Jesus, thy blood and righteousness. Yun po, yun po. Hindi po ang ating good works. At naway tumibo ang salita ng Panginoon sa bawat isang wala pa kay Kristo. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo sa pamamagitan ng good works mo. Umising ka sa delusyon mo. Pagsisihan mo ang kayabangan na yan. At lumapit ka kay Kristo sapagkat nagpapatawad ang Diyos ng masagana sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Gawin mo ngayon pagkabukas ay muli ng lahat. Tayo ay manalangin. Salamat po Diyos sa umagang ito. Salamat sa message ninyo. And we pray, O God, that you will really bless the proclamation of your word, that it will really bear fruit of salvation to those who are not yet in the Lord Jesus Christ. And for those who are already believers, we ask, dear Father, that you will spare us from any thought of bribery or thinking that you are obliged to render unto us favor because of the good works that we have offered unto you. No. Your favor is always undeserved. We do not deserve even the least of your mercies, O God. But why do we still receive them from you? It's because of your grace and your grace alone. At tulungan ninyo kami sa aming pagpatuloy sa aming pagsamba sa umaga nito. Upo ang aming samod na langit sa pangalan ni Jesus. Amen. Ihanda na natin ang ating mga sarili sa paglapit natin sa Panginoon sa magsamba habang nananalangin po ang ating mga kapatid sa Diyos.